Nasaksihan nga natin sa last chapter ang brutal na bakbakan sa pagitan ng mga tao laban sa mga halimaw. Nagtulungan na nga silang lahat sa pangunguna ni Ayaka. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang kabanata na ito sa pag-utos ni Ayaka. Sigaw nga nito na siya na daw ang magle-lead patungo sa North Gate. Dahil kapag hindi daw sila umalis dito, ay papalibutan daw sila ng mga kalaban at hindi na sila makakaalis. Inaya na nga nila ang lahat upang makapunta na sa North Gate. Nang bigla ngang nagulat si Ayaka sa kanyang mga nakita. At tila mga halimaw nga ito na magkakasing grupo. At nang nawala nga ang usok, ay dito na bumungad ang limang mga ogre. Napakatindi ng mga pisikal na anyo na tila sobrang lakas nga ng mga ito. Mabilis nga ang nag-alala ang mga tao kasabay ng pagsigaw ni Ayaka na siya na nga daw ang bahala sa mga halimaw na nasa harapan. Inisip na ni Ayaka na base daw sa mga itsura ng halimaw ay mukhang malalakas daw ang lahat ng ito. Bigla ngang itinuro ng isang halimaw ang kanyang kasamahan. Kaya naman agad na itong kumilos upang sugurin si Ayaka. At sa pag-atake nga nito ay mabilis ngang sinalag ni Ayaka gamit ang kanyang sandata. Inilihis na ni Ayaka ang atake at gumawa nga ito ng sobrang lakas na hangin. Napapikit na si Ayaka at wika nga nito na mabilis daw kumilos ang mga halimaw. Masama nga daw ito dahil hindi niya magagawang protektahan ang lahat dahil mabibilis daw ang kalaban. Kaya naman after nito ay sigaw nga ni Ayaka sa lahat na kailangan na nga daw nilang tumakbo. Ngunit di nga sila tumatakbo at tila pinapanood lang si Ayaka na nakikipaglaban. Wika nga ni Ayaka na hindi niya daw pwedeng pabayaan na lang ang mga kasamahan niya. Bukod pa nga dito ay naubusan na daw siya ng lakas makipaglaban. Kulang pa nga daw ang kanyang taglay na lakas upang matalo ang mga halimaw. Ngunit kailangan daw niyang protektahan ang lahat. Natatawa naman ang mga ogre habang pinapanood si Ayaka laban sa isa nilang kasamahan. Inisip na ni Ayaka na ganito din daw ba kaya ang magiging resulta kung sakaling may unique skill na siya. Gusto daw niyang protektahan ang lahat. Kung sana lang daw ay may unique skill na siya, ay magagawa niyang makipagsabayan sa mga ito. Agad niyang may nagsalita mula sa isip ni Ayaka, wika nga nito na huwag na daw umasa si Ayaka sa imposible. At magising daw ito sa katotohanan ng realidad. After na nito, ay nag-flashback na ang buhay ni Ayaka. Itinuro nga ng kanyang lola ang tinatawag nilang Kiso Forbidden Technique. Ang teorya sa technique na ito ay napakasimple lang. At ito ay higitan pa ang limitasyon ng isang tao. Ang pagkilos na higit pa sa kakayahan ng isang normal na tao. Upang mailabas ang tunay na potensyal ng sariling mga katawan. Una nga daw sa lahat ay mag-imagine daw muna ng isang napakakapal na sinulid. At ikalat daw ito sa iba't ibang parte ng katawan. Kapag nais daw nitong gumalaw, ay hayaan lang daw ang sinulid ang magpagalaw sa bahagi ng tao. Nang sa gayon, ay kumilos daw ang sariling katawan na naayon sa kabustuhan ng sinulid na nakakabit sa sarili. At kung sakali man daw na magawang makipagsabayan ng sariling katawan sa pagkilos ng mga sinulid, ay posibleng maging halimaw daw ang lakas at potensyal ng isang tao. Tanong nga ni Ayaka na ang Kiso style daw ba ay ang ginagamit ng mga master noon. Sagot naman ng kanyang lola na kung hahagilapin daw nila kung saan nagmula ang Kiso style, ay nagmula daw ito sa martial arts upang pumatay ng mga oni. Bukod pa nga daw dito, ay isa itong legend na dinevelop upang pumatay ng mga halimaw na bumababa sa kapatagan. At nang kumakat na daw ang forbidden technique, ay tila ginawa daw itong sagrado dahil hindi daw kinakaya ng mga tao na ma-master ang forbidden technique. At kapag na-master daw ng isang nilalang ang technique na ito, ay tatawagin daw nila itong Kyokugen. Balik na sa kasalukuyan kung saan, nagkaroon na nga din si Ayaka ng mga string ng sinulid sa kanyang mga katawan. Naghanda nga muli si Ayaka at wika nga nito. Na-imagine lang daw na ang string ay magmumula sa kanyang mga paa. At hihilahin daw ang string sa pinaka-maximum nitong lakas. Then matapos na nito, talagang direktang pinutol nga ni Ayaka ang ulo ng isang halimaw dito sa isang atake lamang. Nagulat na silang lahat dahil tila nagbago daw ang mga kilos ni Ayaka. At sobrang bigat daw ang load nito sa kanyang katawan na talagang dudurog sa normal na tao. Ngunit naiba daw siya dahil isa daw siyang mandirigma. Sa paghahanda nga muli ni Ayaka ay wika nga nito. Kiso style, cross drop. Talagang binalagbag na lang ni Ayaka ang mga halimaw na sumugod sa kanila. Sa pagsabog na ng halimaw ay wika nga nito.
na hindi niya na daw hahayaan na may mamatay pa sa hanay nila. Kasabay nga nito ang pag-level up ni Ayaka. Sa panibagong lakas nga ni Ayaka, ay dito na din lumabas ang kanyang unique skill na matagal nang hinihintay ng goddess. Ang unique skill na tinatawag na Silver World. Nagsilapitan niya ang mga kasamahan niya at nagpapasalamat sa kabayanihan na ipinakita ni Ayaka. Tanong naman ni Ayaka na bakit ngayon pa daw talaga lumabas ito. At base daw sa kanyang naalala, ay para lumabas daw ang unique skill, ay kailangan daw nito tawagin ang pangalan ng skill. Kaya naman after nga nito, ay wika nga ni Ayaka, Silver World. Bigla ngang may lumabas na parang slime at tumatalbog-talbog pa nga ito. Namangha nga si Ayaka dahil tila sobrang kinis nito na parang isang silver na bola. Tanong nga ni Ayaka na ano naman daw ba ang magagawa nito. Bigla ngang may lumabas sa screen na create something. Hindi nga maintindihan ni Ayaka kung paano gagamitin ito. Nang bigla ngang sumugod sa kanila ang napakadaming iba't ibang mga halimaw. Kaya naman bago pa nga sila atakihin ito, pinatay nga muna niya ang lahat na papalapit sa kanila. Ngunit after na nito, ay naiwan niya ang kanyang sandata sa mismong noo ng halimaw. Dahil na dito, ay napalibutan na nga sila ng mga halimaw at napaisip na agad si Ayaka. Na kailangan na daw niya ng sandata, kahit anong sandata or kahit na isang espada na lamang. At dahil na nalaman ito ng kanyang unique skill Silver World, ay dito na nga biglang nag-transform ang kanyang unique skill at bigla nga itong naging espada. Nagtaka nga si Ayaka dahil bigla daw naging espada ang bilog na silver. Kaya naman after nga nito, mabilis na lang na pinatay ni Ayaka ang mga halimaw na balak silang sugurin. Napaisip na si Ayaka na ito daw pala ang epekto ng kanyang unique skill na maging sandata sa kahit na anumang request nito. Ngunit hindi niya daw alam kung epekto ang sandata niya sa sobrang laking mga halimaw tulad ng nasa harap niya ngayon. Kaya naman after nito, ay bigla ngang mas lumaki ang kanyang sandata at mas humaba pa nga ito. Inisip na ni Ayaka na kahit na lumaki pa daw ang kanyang sandata, ay hindi pa din naman daw nagbago ang timbang nito. Kaya naman matapos na nito, mabilis na lang na pinatay ni Ayaka ang halimaw sa kanyang harapan. Wika pa nga niya na kahit na sobrang laki at sobrang lakas daw ng kanyang sandata, ay sobrang gaan naman daw nito. At matapos na nito, ay bigla ngang nanumbalik sa original na size ang kanyang Silver World. So ibig sabihin niya, ay nagagawa daw nitong magbago, depende sa kanyang makakalaban. Then after na nito, ay muli ngang sumugod ang mga halimaw, dahilan kaya naghanda nga ulit si Ayaka, para sa papalapit na bakbakan. Then after na nito, ay bigla ngang naging dalawa ang kanyang sandata, at para bang naging asasin. Bigla ngang lumipat ang eksena sa pagtuturo ng kanyang lola. Ang Kiso style technique daw ay originally nagawa para sa actual na pakikipaglaban sa battlefield. Ang spear daw ang pinaka main weapon. Ngunit kasama din daw ang mga sandata na gamit ng mga kalaban sa actual na pakikipaglaban. Kahit na ang mga kawayan lamang ay kasama sa mga sandata na pwedeng gamitin. Ganun pa man, ay nagbabago daw ang fighting style ng Kiso technique depende sa sitwasyon ng mga nagaganap. Sa madaling salita, ay nagagawang gamitin ng Kiso Technique Holder ang kahit na anumang sandata. At ito nga ngayon ang ipinapakita ni Ayaka bilang master sa lahat ng mga martial arts technique. Bagay na ang Silver World unique skill ni Ayaka sa kanyang Kiso style martial arts. Dahil mas namamaximize nito ang full potential na kayang gawin ni Ayaka. At masasaksihan din natin sa susunod na kabanata ang isa laban sa napakadaming mga kalaban na halimaw. At yan ang dapat na abangan natin bukas.